Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang dalawang miyembro ng New People's Army o NPA matapos ang sagupaan sa puwersa ng militar sa Bayugan City, Agusan del Sur. Ayon sa 4th Infantry Division ng Philippine Army, nagpadala sila ng sundalo mula sa 401st at 901st Infantry Brigades kasunod ng sumbong ng mga residente sa Barangay San Juan sa presensya ng armadong grupo sa kanilang lugar. Tumagal ng 15 minuto ang sagupaan na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang rebelde at pagkaka-recover ng ilang mga armas, bala at mga gamit. Naglunsad na ng pursuit operations ang militar kasabay ng pagpapasalamat sa kooperasyon ng taong bayan kaya nagtatagumpay ang kampanya laban sa mga teroristang grupo. Magiging libre ang paggamit ng North Luzon Expressway o NDEX Caloocan-Espanya Section simula ngayong araw March 29. Ayon sa NDEX Corporation, maaaring madaanan ng motorista ang 5 kilometrong kalsada ng toll-free. Sa pamamagitan ng naturang connector, ang dating 30 minutos na biyahe mula Caloocan hanggang Maynila ay 5 minuto na lamang. Hindi naman tiniyak kung hanggang kailan ang free toll, pero sinabi ng pamunuan ng NLEX na maglalabas sila ng advisory ukol dito. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng isang interagency task force bilang paghahanda sa pagdaraos sa bansa ng FIBA World Cup 2023. Sa inilabas na Administrative Order 05 ng Pangulo, inaatasan nito ang task force na bumuo ng isang sistema at makipag-ugnayan sa Samahan ng Basketball ng Pilipinas para maging maayos ang hosting ng Pilipinas ng torneo matapos ang higit apat na dekada. Ang unang phase ng torneo ay magkakasabay na gagawin sa Indonesia, Japan at sa Smart Araneta Coliseum at SM Mall of Asia Arena mula August 25 hanggang August 30. Ang final event naman ay nakaschedule idaos sa Philippine Arena sa Bulacan mula September 5 hanggang 10. Nakapagtala ang Pag-ibig Fund ng pinakamataas na dividend rates sa nakalipas na 2 taon. Ayon kay Pag-ibig Fund Chairperson at Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, aabot sa 44.50 billion pesos ang kanilang net income noong 2022 na mataas ng 28% sa nakalipas na taon. Dagdag ni Acuzar na umabot sa 97% ang kanilang payout ratio, kaya umabot sa higit 42 billion pesos ang dividend sum na itinuturing na record high. Dahil dito, tiniyak ni Acuzar na ang magandang performance ng kanilang tanggapan ay makagaganda rin sa benepisyo ng kanilang mga miyembro. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.